Magandang buhay po sa ating lahat, mga kaibigan, mga ka-electrician. Welcome pong muli dito sa ating bagong video tutorial. Today's video tutorial po ay nais ko pong i-share sa inyo ang dalawang klase ng koneksyon nitong 3-phase motor. At bilang electrician po ay palagian natin itong nai-encounter pagdating po sa ating trabaho. At take note po, mga kaibigan, mga ka-electrician, isa rin po ito sa itinatanong o ini-interview ng employer. Kaya napakainam po na ito po ay kabisado natin, itong 3-phase motor connection. Okay po. So ang makikita po natin ngayon sa ating screen ay isa po itong induction motor. Ang nasa ibabaw po niyan, ito po ay yung tinatawag nating termination box, na kung saan ay diyan po tayo gumagawa ng ating connection para po sa ating 3-phase motor. So bago po natin ito gawin sa aktwal ay pahapyawan po natin ito ng kaunting paliwanag at iguhit din po natin para pagdating po natin sa aktwal ay kabisado na po natin at alam na po natin ang ating gagawin. Okay po, mga kaibigan, mga ka-electrician. So dito po sa drawing natin ay mayroon po tayo ditong termination box. Ito po yung termination box natin. At ito yung termination point para po sa star connection at delta connection. Makikita po natin ito sa actual, maya-maya lang. Okay po. Ito naman po yung halimbawa natin ng 3-phase motor. Ito po yung windings na naka-rewind sa slot ng stator. Okay po. At ito pong mga windings na ito ay mayroon po siyang 6 leads out. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay po. Ito pong mga leads na ito ay mayroon po siyang marka. Ang marka po nito ay U1, B1, W1, U2, B2, at saka W2. At the same time, may marka din po ito na T1, T2, T3, T4, T5, at saka T6. Okay po. So ito pong mga marka na ito, gagamitin po natin yan sa paggawa ng star connection at delta connection. Kaya importante po ito. Okay po, mga kaibigan, mga ka-electrician. At ito pong ating terminal box o termination point ay mayroon din po itong marka. Makikita din po natin yan sa actual. Okay po. So dito po sa parting itaas, ang marka po nito ay U1, B1, W1, at dito naman po sa ibaba, ang marka dito ay W2, U2, at saka B2. Okay po. So dito, U1, T1, T2, T3, T6, T4, at saka T5. Okay po. So mapapansin nyo po dito sa termination point natin na ito, ay dito po sa parting itaas, UBW, halos magkakapanunod po sila. Okay po, samantalang dito naman sa baba, nag-umpisa po siya sa W2, U2 at B2. So malalaman po natin yan kung bakit hindi sila magkakapanunod, katulad dito sa taas na UBW. Maya-maya lang, okay po. So ito pong mga leads na ito, mga kaibigan, mga ka-electrician, U1, B1, W1, U2, B2 at W2 ay dito po ito nakakonekta sa termination point nitong box. Sapagkat sa actual po, mga kaibigan, mga ka-electrician, ay hindi po natin ito makikita, itong windings na ito, sapagkat nasa loob po siya ng stator. Ito lamang po yung makikita natin, yung leads out na nakakonekta rito sa termination box. Okay po. So, ang gagawin po natin ngayon, mga kaibigan, mga ka-electrician, ito pong leads ng U1 ay dito po nakakonekta sa termination point na mayroon din pong marka na U1. So i-connect po natin yan dito. Niyan. Dadalhin po natin yan dito. At ito pong B1 ay dito nakakonekta sa B1. Okay po. At ito pong W1 ay dito po rin po natin i-connecta sa W1. Ganon din po rito. Ito pong U2 ay dito nakakonekta sa U2. Okay po. So i-connect natin yan dito. Itong B2 ay dito rin po nakakonekta sa B2. At ito po, ito naman pong W2 ay dito nakakonekta sa W2. Okay po. So tulad ng sinabi ko po kanina, mga kaibigan, mga ka-electrician, ay ito lamang yung makikita natin pagdating sa actual. Okay po. So ibig sabihin, ito po yung leads out na galing po sa stator.
Ngayon, para po tayo ay makasigurado na ito bang leads na ito na nakakonekta sa terminal na ito ng U1 ay U1 ba talaga ito? Kasi may pagkakataon po, mga kaibigan, mga ka-electrician, at base na rin po sa aking experience, ano po, may pagkakataon po na ito pong leads ng U1 ay naikokonekta sa terminal na ito ng W1. At ito pong leads ng W1 ay naikokonekta sa terminal na ito ng U1. So, para po tayo ay makasigurado sa gagawin nating connection at hindi po tayo mamali, ay kukuhanan po natin, ay dapat po natin itong kuhanan ng resistance, yung magkakapartner na leads. Okay po. Halimbawa po, U1, U2, B1, B2, W1 at W2. So kapag ka may nakuha po tayong resistance sa bawat magkakapartner na leads, ay hindi po tayo mamamali ng connection. Ganyan po ang gagawin natin sa actual. Okay po. At kapag ka nakuhanan na po natin ito ng resistance at tama na po ang termination ng motor leads base po dito sa marka ng termination box na ito, ay pwede na po natin itong ikonekta. It's either star connection or delta connection. Mayroon po akong ginawa rito na drawing ng delta at star or Y connection. Ang gagawin na lamang po natin ay markahan ang bawat leads ng windings na ito. Ito pong mga windings na ito ay ito po yan, phase A, phase B at phase C. Ito po yung naka-rewind sa slot ng stator. Okay po. So unahin po natin itong delta connection. Then after that ay isunod po natin na lagyan ng markings itong star or Y connection. Ang gagawin po nating pamamaraan sa pagmamarka ng leads na ito ay spiral method po, clockwise rotation. Sa ganitong paraan po, mga kaibigan, mga ka-electrician, ay hindi po natin ito makakalimutan. Kahit hindi na po natin i-memorize ang bawat combination ng connection nitong mga leads na ito. Okay po. So markahan po natin itong windings na ito ng T1, T2, T3, T4, T5 at T6. Mag-uumpisa po tayo sa beginning point nitong winding na ito. Ito po yung beginning point ng winding. At ito naman po yung ending point nitong winding na ito. So unahin po natin yung lahat ng beginning point, then after that ay isunod natin yung ending point. Okay po. So dito po sa beginning point nitong winding na ito ay T1, beginning point ng winding ng phase B ay T2, at ito po ay beginning point ng winding nitong phase 3, T3. Okay po. And then yung ending point naman po ang isunod natin, T3, then T4, T5, and T6. So dito pa lamang po ay napakalinaw na kung alin yung magkakasama para po sa line 1, line 2, at line 3. So sa line 1 po, ang combination leads na magkasama po ay T1 at T6. At sa line 2 ay T2 and T4. Sa line 3 naman po ay T3 and T5. Okay po. So ilagay po natin dito ang line 1 ay T1 and T6, at sa line 2 naman po ay T2 and T4, and then sa line 3 naman po ay T3 and T5. So ito pong combination ng connection para po dito sa delta ay ito po yung gagawin natin dito sa termination box. Okay po. So sa line 1 po ang magkakonekta ay T1 at T6. Sa actual po ay mayroon tayong ginagamit na connecting link para pagsamahin itong T1 at T6. So gagawin po natin yan sa actual, mga kaibigan, mga ka-electrician. So pagsamahin natin itong T1 at T6, and then itong T1 at T6 ay para po sa line 1. Ito yung line 1 natin. Ganon din po sa line 2. Ang magkakonekta ay T2 and T4. So ito yung T2 natin at ito naman po yung T4. So ilalagay po natin yung connecting link para magkakonekta itong T2 and T4. And then ito po yung line 2 natin. At ganun din po sa line 3. Ang magkakonekta po na leads ay T3 and T5. So ito yung T3 and T5. So ilagay po natin yung connecting link dito sa T3 and T5 leads. And then ito po yung line 3 natin. Okay po. So ito pong line 1, line 2, line 3 ay ito po yung red, yellow, blue na nakikita po natin. Ito yung kable natin. Ano po? Red, yellow, and blue.
So kung ititrace po natin ang leads ng windings na ito from T1 to T6 ay ganito po ang kalalabasan niya, delta connection. Okay po. So ang isunod po natin mga kaibigan, mga ka-electrician na markahan ay ito pong Y or star connection. So ganun din po ang gagawin natin, spiral method, clockwise rotation. So umpisahan po natin dito sa beginning point nitong windings. Ito yung T1. And then beginning point nitong phase B nitong winding ay T2. At beginning point nitong phase C nitong winding ay T3. And then isunod po natin yung ending point nitong windings. Ito yung T4. At dito po yung T5 natin at T6. So dito po makikita na po natin yung kung paano natin ginawa ito. Naka-spiral po siya mga kaibigan, mga ka-electrician. Ayan po, clockwise rotation po. Kaya hindi po tayo mamamali rito sa pamamaraang ito. At hindi na rin po natin kailangan na i-memorize pa yung combination na ito. Basta ganito po yung ginawa natin, clockwise rotation and spiral method. Okay po. So dito po sa Y or star connection na ito po yung star point nito na magkakakonekta yung T4, T5 at T6. So star point, dito po yung star point niya. Okay po. So sa line 1 ay T1. Sa line 2 naman po ay T2. At sa line 3 naman po ay T3. And then ang magkakonekta po ay 4, 5 and 6. 4, T4, T5 and T6. Ito po yung connected together. Okay po. So kapag ginawa naman po natin ito dito sa termination box natin, tatanggalin lang po natin to, delta connection natin dito at gawin po natin itong star connection. Okay po. Ayan, tanggalin natin itong disconnecting link. Then gawin po nating star connection. So base po sa ginawa po nating markings dito sa wire star connection ay ang line 1 ay T1. So ito po yung T1. Ito yung line 1 natin. Ang line 2 ay T2. Ito yung T2 at ito po yung line 2 natin. And then ang line 3 ay T3. Okay po. At ang magkakonekta po ay T4, T5 and T6. Okay, so iko-connect po natin. Ilalagay po natin dito yung disconnecting link o busbar link para po rito sa termination box. So iko-connect po natin itong T4, T5 and T6. Bali, dalawang link ang gagamitin natin dito. At yan po ay makikita po ninyo sa actual dahil gagawin po natin yan sa actual. So bali yan po, naka-star point na po siya rito. So ito yung star connection po natin. Okay po. So sana po ay malinaw po sa inyo ito pong ginawa po nating kaunting paliwanag patungkol po rito sa delta connection at star connection. Gagawin po natin ito sa actual. Kukonekta po natin dito ang delta connection at star connection. At susukatin din po natin yung windings para makasigurado po tayo na yung bawat leads ay connected ba talaga sa termination point nitong box na ito. Okay po, so samahan niyo po ako sa field mga kaibigan, mga ka-electrician. Let's go. Okay po mga kaibigan, mga ka-electrician, let's go.